Pagsikat ng scooter sa Pilipinas, di mo maitatanggi. Kasi ito ang madalas na binibili ng mga tao, pipiman o bingi. Dahil madali siyang gamitin, madaling isingit sa traffic at komportable. Pwedeng-pwede mo pa iangkas si kumpare at pati na si kumare. Dati kapag sinabing scooter, Yamaha Mio agad ang nagiging choice ng mga tao. Sa sobrang sikat nga nito, nagiging katuwaan minsan eh. Kapag Mio, tomboy agad. Pero ngayon pumapalag na din si Honda sa scooter category. Isa nga sa mga scooter na Honda ay ang Honda PCX150. Ito na nga ang isa sa pinaka-komportableng sakay na scooter dito sa Pilipinas. Kung ang hilig mo ay long rides, ito mismong motor na ito ang para sa'yo. Matipid, madami kang pwedeng ilagay, matibay kasi Honda eh. At komportable sa rider at sa back ride. Kahit nga si kapit pa isakay mo, komportable pa din eh. Gago! Pero di pa dyan natatapos ang pag-innovate ni Honda sa scooter nila. Kasi maglalabas na naman sila ng upgraded model nitong PCX, which is PCX160cc. Ang daming nabago dito sa motor na ito, tulad na lang sa makina. Meron na siyang a total of 160cc or to be exact, 156cc. Liquid-cooled, single cylinder, single overhead cam, at ito pa ang matindi, 4 valves. Na kaya mag-generate ng 15.8 horsepower at 8,500 RPM at 15 Nm of torque at 6,500 RPM. Na kung ikukumpara natin ito sa 150cc na version ng PCX, eh mas malakas ito ng 1 horsepower at 1.8 Nm of torque. Na kung ikukumpara natin siya sa NMAX ay di hamak na mas malakas na siya. Nako! Kamote-kamote na naman tayo niyan. Dadami na naman ang mga karerista sa daan. Yung mga feeling racer diyan na kapag inovertikan, akala mo kinakarera sa daan. Alam niyo ba na binago din nila ang exhaust system nitong bagong PCX? Kasama na ang air intake para mas lalong gumanda ang combustion. At alam niyo ba na kapag maganda ang combustion, wala na tayong unburned fuel? So kapag wala na tayong unburned fuel, wala tayong nasasayang na gasolina. Wow. So matipid pa din siya sa gasolina at improve ang engine performance kahit na mas pinalaki ang makina. Bukod dito, binago din nila ang layout ng instrument panel para mas swabe tingnan kapag tayo bumabiyahe. Pero mas swabe pa din kapag naka-two-piece si Mrs. para kang bumabiyahe. Gago! Meron tayong traction control para iwas gewang kapag tayo umarangkada sa kurba. Yung iba, kahit na kurbada, sa halip na mag-minor, inaarangkada. Ingat-ingat lang kumurba, baka di matansya at tayo bumalandra. Sa underseat compartment naman mga parekoy ay may additional tayong 2.4 liters na kung ating susumahin ay merong laki na 30.4 liters yung underseat compartment. Napakadami nating pwede ilagay. Damit, chinelas, buko, nyog, kutsinta, ulam, bola. Teka, bakit may kutsinta? Yung windshield naman niya, mas malaki ng konti sa old model. At niredesign nila ito ng konti kasama ang front side panel for aerodynamics. Sa signal naman, mas maliwanag na ito kumpara sa dati. So kapag ginamit natin ito, mas visible na siya sa daan. Pero di naman ginagamit ito ng iba eh. Kahit nga yung hazard, di alam ng iba kung para saan ginagamit eh. Minsan may nakikita nga ako, ginagamit nila yung hazard kapag umuulan. Yung gulong naman ito ay 110-70 sa front at 130-70 sa likod. Pwede na kayo magbanking ng malalalim. Basta sigurado nyo lang na di kasama si Mrs. Kasi pag andyan si Mrs., kurot ang aabutin. Kung high-tech lang naman ang pag-uusapan, si PCX meron yan. Hindi mo na kailangang dumukot sa bulsa para mag-start engine. Dahil meron na siyang keyless ignition para sa tamad na katulad ko. At kung safety features naman ang pag-uusapan, meron itong ABS or Anti-Lock Braking System Single Channel. Tuwang-tuwa na naman ang mga kamote nito kapag madulas ang daan. Pero huwag maging kampante dahil pwede ka pa ding gumewang. Dahil sa likod na walang ABS, pwede ka sumemplang. Meron din itong LED lights na pwede mong pangsilo sa mga kasalubong sa daan. Sa sobrang lakas ng lente, ay baka mamura ka ng driver at pahinante. Wala pang exact date kung kailan ito lalabas sa Pilipinas. Pero kung ako ang tatanungin kung ilalabas ba nila ito sa atin, ay oo. Kasi napaka-nonsense naman kung gagawa pa din sila ng 150cc kung meron na tayong 160cc na bago. So hanggang dito na lang po ang video na ito mga parekoy. At baka magising pa ang aking misis at ako'y malasin. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at hit ang bell icon para lagi kayong updated sa mga motorcycle news. So guys, have a nice day. See you in my next vlog. Thank you for watching.